Hey guys, what's up? Today, tuturuan ko kayo kung paano kuminix yung cover ko na Elite by Deftones. Bago tayo magmaligaligi pa, let's go straight sa aking favorite DAW, which is Reaper. So, okay. So, meron lang kayong makikita na dalawang track dito. Number one, so yung blue is yung Deftones Elite track. Original track, and number two is yung guitar. So, yung gitara, kung sa mga magtatanong dyan, wala nang fancy dyan, no? From gitara, kable, papunta ng interface. Yun lang yan, wala nang iba. So, make sure lang na nakatono at magandang gitara ninyo para solid ng recording. And then, sa gain naman, pagpasok ng DAW, pagpasok ng Reaper. So, rule of thumb ko lagi, ang gain ay lagi lang nasa negative 6. Nandito lang sa gitna ng negative 6 at negative 18. Pag nandyan ako, ibig sabihin yan, safe ako nyan. Right? Ganyan. Okay, so unang tingnan natin is yung gitara, no? Tingnan natin yung gain. Kung tama nga yung sinasabi ko. So, lagi rule of thumb ko yan kahit anong instruments, no? Negative 6 siya, negative 18. Okay, approve na yan. So, okay na siya. Malinis yung source tone. Walang ground, walang noise, walang kahit ano. Ang naririnig ko lang ay yung gitara. So, ibig sabihin, maayos yan. Next is, gagamit tayo ng isang amp sim. This amp sim is developed by Neural DSP. So, hindi na ako nag-accel ang panahon na, you know, magdahal-dahal pa ng tone ko. Kasi, by default, yung mga presets nito, napakaganda na, no? So, ang preset na ginamit ko dito is It's Heavy Bridge 81 by Alessandro Venturella V-Man. Okay, so pag pumunta ka dyan, Resets, Artist, Alessandro Venturella V-Man, then baba ka sa baba, bandang patong option is It's Heavy. Okay, so ang sunod na ginawa ko is konting dial down lang. Okay, konting mids, bawas lang, no, sa mids. Eto. And then stereo, yung kanyang input mode. Okay? Para karon ng widening. And then konting bawas lang sa output na 1.5 dB. So, ito yung tunog ng bago mag-amp sim. Hindi siya pleasing sa tenga, pero engage natin yung amp sim. Ito yung tunog niya. Okay, so at this point, okay na ako sa tone niya. Ang next na ginawa ko is konting linis lang. So, around mid-range lang ako naglinis dito, no? So, kung mapapansin nyo, meron akong cut or meron akong bell na negative 2 at 754 Hz. So, ito yung tunog ng gitara ng wala at saka meron. Okay, bago pala lahat, no? So, ang shortcut, no? Yung mga hindi nakakaalam, shift-click para mag-enable and disable yung plugin. O hindi naman kaya, click nyo yung plugin at check nyo to. So, pareho lang yan. Mas shortcut lang to. So, pansinin nyo to. And then, pagganahin nyo yung tenga nyo para marinig nyo kung ano yung ginagawa ng cut na to. So, hindi to lagi. By preference lang to. Sa tenga ko, ito yung gumana. Kaya, ito siya. Kung mapapansin nyo, nung merong EQ, nung walang EQ, medyo loose yung sound niya. Pero nung nilagyan ko ng EQ, medyo nag-tight ng konti. Miss, nagkaroon ng galit ng konti. So, pakinggan nyo ulit. Okay, so yan ay 750 2 dB deep lang. Pag deep is bawas. Alright, next plugin is the Virtual Mix Rack. Konting, naghanap lang ako ng konting highs dito para lang mas maging HD yung tunog. So, around, this is a plugin called Virtual Mix Rack by Slate. Nagload ako ng FG and Brit EQ. Okay, so dito, ito lang yung ginalaw ko, around 5.9K. Nag-add lang ako ng 1.4 dB.
So, yung ang region na yan, may sparkle na tunog, no? So, ito yung plugin ng meron at wala. So, i-enable, disenable, i-enable and disable ko para marinig ninyo. Disable muna, ha? Okay, so kung mapapansin nyo, nag-improve yung top end niya. Mas naging shiny, shimmering top end. Next guys is the plugin from JST. They call it JW BG Guitars. So ang BG Guitars ay isa siyang limiter, compressor. I love using this plugin kasi napakadali niya gamitin. So meron lang crash tsaka loud, no? So yung crash ibig sabihin para siyang threshold tsaka ceiling kung sa mga normal na limiter na nakikita din nyo sa paligid. So ito siya pag wala at pag meron. Okay, so nilagay ko pala yung limiter na yan dahil nung nagmi-mix na ako. So, bago ko pala nilagay yung limiter na yan is dumaan ako sa isang decision na kung saan kailangan ko ba mag-limiter o hindi. So, since na nagbaba ako ng gain dito, kung mapapansin niyo guys, yung pinaka-main track nagbaba ako ng 2 dB para lang tumagos, no? So, yan, minus 2.08. So, hindi naman, ano yan, hindi naman palaging ganyan yung value, pero sa mix na to, yun yung pakiramdam ko, yung sa tenga ko yan yung gumana. Alright? So, ito yan. So, yung main track, meron lang ako konting ginawang EQ. No? Hindi, not necessarily na ito palagi yung gagawin, pero dahil sa gitara, yung cover, so kailangan kong patagusin yung gitara around 400 Hz. No? Nag-dip ako ng negative point 1.5 dB para lang tumagos yung gitara. Kasi kung mapapansin niyo, kapag binuksan natin yung pag pinag side by side natin yung EQ, yan. Okay? Patayin ko muna 'to. Ito muna tingnan niyo. So, actually patayin ko muna lahat. Tapos buksan ko rin yung EQ ng gitara. So, ito yung EQ ng buong track, ito naman yung EQ ng gitara. O mapapansin niyo pag plinay ko sila, okay? So, i-freeze natin yung gitara ko ay prominent dito sa region na to tsaka dito. Okay? So, kaya sabi ko sa kabilang EQ dito sa track. Oh, sige, bigay mo na sa akin. Bigay mo na sa gitara yung region na yan. Kaya binaba ko. So, nandun pa rin yung original guitars pero mas prominent yung gitara na kung saan nandun ako. Okay? So, enable natin yan. Enable-disable natin para marinig yung difference. So, pakigyan nyo maigi kung ano yung effect ng gitara, no? So, by the way guys, binaba ko pala yung gain ng main na music ng around 2 dB. So, pakinggan nyo ha. With and without. So, ang gagalawin ko yung EQ lang ng main track. Yung EQ lang nito. So, ito yan. Sorry, nakasolo pala. So, mapapansin ninyo, mas nakakadaan na ngayon. So, mas nakakadaan na yung gitara ko. Nandiyan na. Kulang pa. Kaya, ang ginawa ko ay naglagay ako ng limiter. So, doon pumasok yung limiter. So, negative 1 dB lang. So, yan lang. So, batak lang ng negative 1 dB crash. Para lang mas tumagos. So, pansin ninyo. So, right blend. Mas okay. Alright. Next is, may narinig ako sa main track na mga annoying frequency para sa akin. Okay? So, hindi ko sila gusto. Kaya, tinanggal ko sila. So, ito yan. And then, next is, yan ay around 2.4. Binaba ko ng 6 dB kasi sipol siya eh. So, and then, sunod naman ay 2.9. Around 5 dB rin. So, ito yung 2.9. Ito yung narinig ko. So,
So ayun, isolo natin yung track. Yan, para mas marinig ninyo. And then, i-on and off ko yung dalawang EQ na yan. So, para marinig ninyo yung improvement. Marinig nyo yung sipol na wala. Shhh. Sa pa. So, tinanggal ko yung sipol. Kasi, mas gusto lang na mas malinis. Okay? Next one is, ganun din, around din sa region na yung 2.6 at 2.3. Gumamit ako ng Fab Filter Q3. But this time, gumamit ako ng isang bell type na tada, dynamic. So, kung mapapansin ninyo, yung dynamic para siyang compressor, nagre-react yung EQ pag nag-set ka ng threshold. So, tignan mo. So, para masigurado ko lang na mas malinis siya. So, around 2.6, 3 dB, at saka 2.8, 3 dB. So, may mga narinig ako dyan. So, yan. Alright, so, ito yung sound ng gitara at saka, nung buong track saka ng gitara ko. Okay, so, masaya na ako sa point na yan. Pero, kulang pa. Dahil mas gusto ko pa siya ng mas dumikit pa. Ngayon ginawa ko, nag-load ako ng isang compressor. Ang tinatawag dito ay SSL Compressor by Waves. So, ang goal ko lang dito guys is mag-compress siya. No? Nandito lang sa gitna yung needle. Ito yung settings niya. Attack is 30 and then yung auto naman, yung release niya ay auto. So, pakinggan niyo yung effect ha. So, ang ginagawa lang dito is parang i-glue niya lahat. No? So, i-glue niya. Mas parang i-finalize niya, i-glue lahat. Kaya mas pagdidikitin, mas tighten, mas tight. So, check this out. Patay muna at saka meron. Okay, so yan. At this point, okay na ako dyan. So, next step is naglagay ako ng maximizer. Alright, itong maximizer. Napakasimple lang. This is the maximizer Ozone 9 by Wave. So, bali, lahat pala ng plugins dito ay hindi libre. So, binibili siya mga paps, no? I do not promote pirated plugins in my channel. But, there are also alternatives. So, same concept din kung ano yung pinapakita ko dito. So, hanap lang din kayo ng kapareho niya para natin magiging result niyan. Okay? So, yun. Next on the list is the Ozone Maximizer. Mapalakas lang to. Okay? So, ang ginagawa lang nito ay mas lumakas. Mas pinalakas ko lang yung track. So, ito yun. Alright, yun lang mga paps. I hope nagustuhan nyo yung tutorial. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Comment down below kung may katanungan ka and also share this to your friends. Please follow me on all my social media channel. Manugento TV, dito, Instagram, Facebook, lahat. Eto, nandito, yan, lalabas dyan. Alright? Kung meron kong katanungan, please feel free to comment down below at gagawin ko lahat para masagot yan. Also, follow Treehouse and Glassstone and lahat ng mga channels kung saan ako affiliated. I make videos for them. I make mixes for them. And also, huwag mong alimutan na magsumikap palagi sa buhay. Kasi, yan ang susi sa tagumpay. Again, this is your boy Manu, signing out, and see you on the next video. Let's go! Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this.